sa iyong pag-iisa. Hayaan mong ihandog ko sa iyo ang mga iba't ibang klase ng buhay. At sa huli ay kapupulutan natin ng aral. Mga lihim na pagluha, pagtangis, bighati, at kasawian sa pag-ibig. Dito natin yan bibigyan ng buhay sa ating programang pinamagatang Tita Nala's Book of Men. Sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay lamang. Sa batas ng buhay, patas ang laban. Ngunit, malimit nating naitatanong, bakit may mahirap at may mayaman? Itinakda ba ito o nasa kamay ng tao ang kanyang kapalaran? Ating tunghayan ang ating letter sender ngayon na galing kay Lee. Dear Tita Nala, magandang araw po sa inyo. Ako po, isang masugid na taga-subaybay sa inyong programa, Tita Nala's Book of Memories. Ngayong araw na po ito, nais kong ibahagi ang kwento ng buhay, pag-ibig. Tita Nala, itago mo na lamang ako sa pangalang Lin, at ako ay tubong Pangasinan. Apat po kaming magkakapatid, dalawang lalaki at dalawang babae. Ako ang panganay. Dahil sa hirap ng buhay, high school lamang ang aking natapos. Pagka-graduate ko ng high school, ipinasok ako ng aking ina sa isang sikat na kainan dito sa amin. Masipag ako, Tita Nala, kaya tuwang-tuwa si Ate Violi na aming boss. Tuwing hapon, kung ako'y uuwi na, pinagbabalot niya ako ng pagkain para daw sa aking mga kapatid. Isang hapon ng Biyernes, habang nagliligpit ako ng mga pinagkainan ng mga customer, ay may nakita akong wallet sa upuan. Palingali nga ako at nagbabaka sakali na makita ko kung sino ang may-ari ng wallet. Nang wala akong makita, ay ibinigay ko ito kay Ate Violi para siya na lamang ang bahalang kontakin kung sino man ang may-ari ng wallet. Maghapon, Tita Nala, na maraming tao dito sa kainang pinapasukan ko. Kaya, kaming lahat ay pagod na pagod pagsapit ng oras ng aming pagsasara. Kasalukuyan ko noong nagpapalit ng damit upang ready na akong umuwi nang ako'y tawagin ni Ate Yon. Lin, halika nga muna dito, ang sabi ng aking boss. Sige ate, sandali lang, ang sagot ko naman. Paglagbas ko ng silid, kung saan ako nagpapalit ng damit, ay agad kong nakita si Ate Violi.